Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Arlene. Mula sa AAAO is DJ Art. Handa na ba kayong matuto? Tayo ngayon ay nasa ika-29 na linggo, unang araw. Bago natin umpisahan ang isang kwento, ay magkakaroon muna tayo ng paghahawa ng balakid upang higit ninyong maunawaan ang mga salitang gagamitin sa kwento. Abaniko, kawayan, tungkod, simbahan, kalsada. Anong nga ay naibig sabihin ay ipinanganak? Ito ay isinilang. Anong yu na ibig sabihin ay wala na mga magulang? Ito ay ulila. Anong ti na ang ibig sabihin ay nagtitinda? Ito ay tindera. Anong bi na ibig sabihin ay tungkod? Ito ay baston. Sino sa inyo ang wala ng nanay o tatay? Sino ang batang naulila sa kwento? Ano ang ginawa niya at ng kaniyang mga kapatid upang mabuhay at makapag-aral? Pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos. Tumahimik at makinig sa kwento. Ang programang inyong mapapanood ay pwede sa lahat ng manonood at lalong-lalo na sa mga batang tulad ninyo. Maging masipag at matiyaga, sulat ni Minerva C. David. Si Andres Bonifacio ay tinaguriang ama ng Katipunan. Siya ay pinanganak sa Tondo, Maynila noong 30 ng Nobyembre, 1863. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Maaga siyang naulila sa gulang na 14. Naiwan sa kanya ang 5 niyang kapatid. Hindi siya sumuko kahit na maraming hirap ang dinanas niya. Pinanatili niya ang sipag at tiyaga upang siya ay magtagumpay. Araw-araw, nangunguha siya ng kawayan sa paligid. Kuya, anong gagawin natin sa mga kawayang iyan? Tanong ng kanyang kapatid. Gagawa tayo ng tungkod. Kikinisin natin at babarnisan. Gagawa tayo ng abaniko. Sige, kami naman ang magtitinda. Tuwing Linggo, nakapwesto silang magkakapatid sa kalsada, sa harap ng simbahan at nagtitinda ng tungkod at abanikong papel. Nagtiyaga sila sa ganitong uri ng pamumuhay hanggang makakuha ng trabaho si Andres. Nasuportahan niya ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Nabuhay sila ng maayos dahil sa kanyang sipag at tiyaga. 29 na linggo, 2nd araw. Tayo ngayon ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, basahin at unawain ang mga panuto. 2, makiisa ang mga kasapi sa pangkatang gawain. At 3, gumawa ng tahimik. Para sa pangkat isa, sino ako? Buuin ang unang pangkat ang pirapirasong larawan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa bawat isa. Para naman sa pangkat dalawa, alam mo ba ang kaarawan ko? May mga letra at bilang na nakasulat sa flashcard. Ayusin ang petsa kung kailan ipinanganak si Andres Bonifacio. Para naman sa pangkat tatlo, lights, camera, action! Isadula kung ano ang ginawa ng magkakapatid upang mabuhay at makapag-aral. Pangkat-apat, tamad o masipag? Anong ugali mayroon si Andres Bonifacio? Iugnay ang larawan sa tamang pag-uugali ni Andres. Siya ba ay tamad o masipag? Sino ang batang naulila sa ating kwento? Pangkat-isa, saan siya ay pinanganak?
kailan siya ay sinilang? Sasagutin ito ng pangkat dalawa. Ilang taon siya nang mamatay ang kanyang mga magulang? Ano ang ginawa niya upang magtagumpay? Sasagutin ito ng pangkat tatlo. Saan sila nagtitinda? Anong ugali mayroon si Andres Bonifacio at kanyang mga kapatid? Sagutin ito ng pangkat apat. Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Unang bilang, naulila sa kanyang mga magulang si Andres sa gulang na 14. Ikalawang bilang, sila ay 7 magkakapatid. Ikatatlo, araw-araw ay nangunguha ng sanga ng puno sa gubat si Andres Bonifacio. Ikaapat, tuwing Linggo, nagtitinda ang magkakapatid ng suman sa simbahan. Ikalima, si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo, Maynila. Tayo ngayon ay nasa 29 na linggo, 3rd araw. Tayo'y magbalik-aral. Sino ang batang masipag sa ating kwento? Ano ang ginawa niya sa kawayan at abaniko? Pagkatapos nilang kinisin at barnisan, ano ang sunod nilang ginawa? Basahin natin. Nagbarnis, nagtinda, nagkiskis. Ano ang iyong napansin sa mga salita? Basahin natin ang bawat pangungusap. Naglaro ng bola si Lito kahapon. Kailan niya ginawa ang paglalaro? Kahapon. Naglalaro ng bola si Lito ngayon. Kailan niya ito nilalaro? Ilalaro niya ito ngayon. Maglalaro ng bola si Lito bukas ng hapon. Kailan siya maglalaro ng bola? Bukas ng hapon. Sa ating paglalahat, ano ang tawag natin sa katangian ng kilos na nagsasabi kung kailan ito nangyari? Para sa pangkat isa, piliin at lagyan ng kahon ang mga salitang kilos sa loob ng kahon. Para sa pangkat dalawa, bilugan ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap. Unang bilang, ang magkakapatid ay nangunguha ng kawayan sa gubat. Ikalawa, si Andres ay palaging nagkikiskis ng kawayan. Ikatatlo, nagtitinda sila ng abaniko at tungkod. Ikaapat, pumasok sa paaralan si Andres. At ikalima, bumili ng tungkod ang mga tao. Para sa pangkatatlo, lagyan ng check ang patlang kung wasto ang gamit ng kilo sa pangungusap at X kung hindi. Unang bilang, araw-araw ay tumatakbo si Koneho. Ang pagong ay maglalaro kanina. Nagtanong si Pagong bago makipaglaro kay Koneho. Si Koneho ay natulog kaya naunahan ni Pagong. Iinom kagabi ng tubig si Pagong bago matulog. Buuin ang chart ayon sa panahunan ng salitang kilos. Sa unang hanay ay ang salitang ugat. Sa ikalawa ay ginawa na. Sa ikatlo, ginagawa pa. At sa ikaapat ay gagawin pa lamang. Sa ating pagtataya, isulat sa iyong sagutang papel ang tama kung wasto ang gamit ng salitang kilos at mali kung hindi. Unang bilang, nakinig kami kagabi sa kwento ni Lola Sita. Ikalawa, palaging tutulungan ng nanay ang mga anak. Ikatlo, araw-araw ay naligo sa sapa ang mga hayop. Ikaapat, nag-usap sina nanay at tatay kahapon. Ikalima, pagdating nila sa ilog, lumalangoy sila para mapreskuhan. Tayo ngayon ay nasa 29 na linggo, 4th na araw. Tayo'y magbalik-aral. Balikan natin ang kwento noong unang araw. Sino ang makapagsasalaysay ng kwentong iyon? Bumuo ng pangungusap mula sa larawan. Ano ang ginagawa ng mga tao sa simbahan? Ano ang napansin ninyo sa unahan ng pangungusap at sa hulihan nito? Sa ating paglalahat, ano ang dapat gawin sa unang letra ng mga pangungusap? Sa hulihan naman, anong bantas ang dapat gamitin kapag nagsasalaysay? E kapag nagtatanong? Sa ating pagsasanay, hahatiin kayo sa dalawang pangkat.
Pangkat isa, sumulat ng pangungusap para sa tatlong larawan. Pangkat dalawa, isulat naman ng wasto ang sumusunod na pangungusap. Isulat ng wasto ang mga pangungusap. Pagmasdan ng larawan. Si Arnold ay aking kaibigan. Kumakain siya ng tanghalian. Mahilig siyang kumain ng masustansyang pagkain. Anong tawag natin sa mga pangungusap na may iisang diwa na pinagsama-sama? Kayo ay papangkatin sa apat. Sagutan ang mga tanong upang makabuo ng talata. Ano ang kulay ng mansanas? Ano ang lasa nito? Masustansya ba ito? Ilan ang pamaypay? Saan kaya ito binili? Kailan mo ito ginagamit? Ano ang ginagawa ng batang si Ben? Anong masasabi mo sa kanyang pag-iyak? Bakit siya umiiyak? Ano ang ginagawa ng bata? Ano ang ginagamit niya sa pagsisipilyo ng ngipin? Bakit kailangan magsipilyo ng ngipin? Ano ang pambansang prutas? Ano ang kulay ng hilaw ng mangga? Ano ang lasa nito? Tayo ngayon ay nasa ika-29 na linggo, ika-5 araw. Tayo'y magbalik-aral. Ano ang itinitinda ni na Andres sa tapat ng simbahan? Ngayon naman ay gagawa tayo ng abanikong papel. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Tingnan ang larawan. Siya ay A. Naglalakad, B. Tumatakbo. Ikalawang bilang, A. Nagsisimba, B. Kumakanta. Ikatlo, A. Nagwawalis, B. Nagtuturo. Ikaapat, A. Nagsasalita, B. Gumagapang. Ikalima, A. Nagbabasa, B. Nagsusulat. Salungguhitan ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap. Nagwawalis ng sahig si Edna. Ang tatay ay nag-iigib ng tubig. Malalim ang baha kaya siya ay naglakad. Masarap maligo sa ulan. Maayos at malinis iyang sumulat ng pangalan. Kayo ay papangkatin sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng flashcard upang bumuo ng isang pangungusap. Magpapakita ako ng isang larawan. Bubuo kayo ng pangungusap tungkol sa larawan na aking ipakikita. Sa ating pagtataya, isulat ng wasto ang mga pangungusap. Tandaan na ang pangungusap ay dapat lamang na nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa wastong bantas. The parrot materials like songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, videos and others included in this book and CD are owned by their respective copyright holders. The author does not represent nor claim ownership over them. Ito ay hatid sa inyo ng AAOA's DigiArt. Hanggang sa muli mga bata, paalam!